Magandang umaga po sa inyo lahat at papakilala po muna ako si Father Ariel de los Reyes from St. Joseph Parish, Carmona, Cavite. Guest lang po ako dito. Meron po tayong isang guest din from Nueva Ecija, si Father Dan. At ang mismong in-charge po dito, si Father Jess. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin na ating nagawang kasalanan. Inaamin ko, sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Andrew, Kim at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bula ang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi muling bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahama. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan.
Poon ako idinggin mo sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama iyong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kayong lagi dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ganun din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. Yan. Kasama po natin ngayon ang mula sa San Nicolas de Tolentino Parish. Tama po ba? Yan. Gapan City, Nueva Ecija. Palakpakan po natin sila. Pangunguna po ni Father Dan Derek. Yan, sila po ay naririto ngayon sapagkat sila'y magpapalaganap din ng debosyon ni Santo Padre Pio sa kanila pong pari sa Nueva Ecija. Kaya narito po sila at magdadala ng relic para naman ng mga naan doon ay makaranas din ng inyong nararanasan dito sa shrine, no? Himala ng kagalingan, mga special na intensyon na idinadaing natin kay Padre Pio. Ganon din po, kasama natin si Father Ariel de los Reyes, nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng kanyang pagkapari. Palakpakan po natin mula po sa Diocese of Imus. Salamat po, Father. Siya po ay nangunguna ngayon sa ating banal na misa. Mga minamahal na mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, narito sa Jesus at ang 12 alagad, sila'y nangangaral. No? Sila'y nagpapalaganap
sila'y nagbabahay-bahay na, sila'y nag-iikot na sa mga nayon, nagpapalaganap ng mabuting balita. At kasama ni Jesus, bukod sa 12, ay ang mga babaeng nakaranas ng himala kay Jesus. Sabi si Maria Magdalena, no, kahapon napakinggan natin ang isang babae na pumasok sa bahay ni Simon na isang pariseyo na walang ginawa kundi lumuha ng lumuha sa paanan ni Jesus sapagkat alam niya yun ang kanyang paraan para siya makapagsisisi sa kanyang kasalanan. Dahil sa kanyang ginawa, siya kinahabagan ni Jesus. Siya'y pinatawad. Ngayon, ang mga babaeng narito kasama ni Jesus sapagkat ang mga ito naka-experience ng pagmamahal ng Diyos. At inyong mapapansin, sila'y kasama ni Jesus sa napakaraming bahagi ng kanyang buhay, lalo higit sa bandang huli, hanggang sa pagpapasan ng krus, ang mga ito hindi nabitaw kay Jesus. At kahit hanggang sa paanan ng krus, ang mga ito'y hindi nabitaw, di iniiwanan sa Jesus. No? Di nila pinababayaan. No? At dito nga, binanggit ang kanilang mga ari-arian sapagkat si Maria Magdalena, yan ay may kaya, yan ay mayaman, yan ay sapagkat ang Magdala ay isang lugar na kung saan, kung dito sa Batangas, malapit sa lawa, maraming tilapia, bentahan ng tilapia, kumbagay marami kang tilapiaan, no? Para sa Laurel, Batangas. Ano? Say sagana, say pinagpala. Yun nga lamang, ang turing sa kanya'y makasalanan. Pero siya'y lumapit kay Jesus at siya'y nakaranas. Kaya nung siya'y patawadin ng Diyos, lahat na kung anong meron siya, itinutulong niya sa mga alagad at kay Jesus sa pangaral, sa pagmimisyon. Sa ating panahon ngayon, maraming ganyan. Maraming tumutulong sa mga sa simbahan, sa mga pari, sa pagmimisyon. Di nabitaw hanggang sa kailaliman ng krus. Di bumibitaw. No? Maraming tumutulong sapagkat kahit noong panahon ni Jesus, talagang mga ito hindi nabitaw. Di pinababayaan. Kung inyong ilalapat sa ating kapanahunan nga ngayon, di pinababayaan ng pari. Ano? Dito po kami sa Batangas, ang pari ay hindi pinababayaan ng mga tao. Nakakatuwa, ano? Kaya kami ay malalaki, ano? Sagana. Sagana ang pari sa pagkain. Kaya mataas ang bata pa ako, mataas na ang cholesterol. Mataas ng triglycerides, ano? Mataas na ang SGPT, ano? Sapagkat pagkay nag-blessing ng bahay, dalawang bahay, tatlong bahay, ang inyong pinuntahan, talagang kayo sagana, papakainin kayo ng papakainin, hindi alam nilang yun ang inyong ikamamatay. No? Kaya, bagamat yun ang kanilang paraan ng pagmamahal nila sa mga pari, ano? Sa panahon ni Jesus, kita ninyo mga ito, di sila pinabayaan. No? Di pinabayaan. Sabi, ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. No? Di sila nabitaw kay Jesus. At mapansin ninyo, anong biyaya pa sa mga ito? Sa mga babaeng ito? Ang ipinagkaloob ding biyaya ni Jesus sa kanila ay, nung si Jesus ay muling mabuhay, ang unang nakasaksi sa kanyang unang pagkabuhay ay ang mga ito. Si Maria Magdalena. Isang biyaya. No? Kaya sa itinuring ding apostoles, no? Ni Jesus. Ganyan, may biyayang ipinagkakaloob sapagkat ang mga ito, hanggang krus, hanggang kamatayan at hanggang pagkabuhay ni Jesus, hindi binitawan, hindi pinabayaan sa Jesus. Kaya, hindi rin naman pinabayaan ni Jesus ang mga ito. Pinagkalooban din ng biyaya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, sa ating panahon ngayon,
maging generous tayong lagi sa pangangailangan ng simbahan, no? At huwag kayong bibitaw, no? Huwag kayong bibitaw. Dito po sa National Shrine, nakatuwa, kahit ipatuloy sa paglaki, kung mapapansin nyo po ang nasasakupan na ng National Shrine, ay halos po ito ay 14 hektarya na, higit pa. No? Palaki po ito ng palaki hanggang doon sa likod, masasakop na ang buong Santo Tomas. Dahil napakaraming generous na tumutulong dito. At para matugunan ang pangangailangan at maipalaganap lalo ang mabuting balita sa inyo. At lalong marami pang makaranas ng pagpapala at himala sa lugar na ito. Dito po kapag Kalinggo, kung kayo pupunta at pagkalinggo, halos ay ang pumapasok dito ay nasa 50,000. Maghapon hanggang alas 8 ng gabi. Pagka mga mahal na araw, mahigit na 100,000, no, ang pumapasok po dito. Sila, titingnan ninyo, napakaliit na ng lugar. Napakaliit na ng ating lugar. Kaya ang papasin ninyo, ito ipatuloy na sa paganda ng paganda, ang development nito, at lalong para dahil sa mga taong hindi bumibitaw sa kanilang pagtulong para may palaganap at maraming tao ang maka-experience ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nawa sa inyong patuloy na paglagi dito, katulad po nga, sabi nga po dito, ipinapagawa na po ang mga CRs dito, no? May dalawa pong malaking ipinapagawa para po yan sa tugon sa inyong mga pangangailangan. At para lalong, ito po yung paganda na ng paganda, ano? 5 years from now, napakaganda na lalo ng lugar na ito. Dahil sa biyaya ninyo, sa panguna ng ating minamahal na kura paroko, Father Oscar Andal. Kaya nawa, muli, naway huwag kayong bibitaw. No? Hanggang sa kahuli-hulihan, huwag kayong bibitaw. At may biyaya ang Diyos na ipagkakaloob sa inyo. Lalong higit, si Padre Pio. Napakadaming himala ang naranasan ng mga tao dito. Kahit po ako, batang pari, ako'y nagugulat sa karanasan ng mga himala dito ng mga tao. Kita-kita ko sa aking karanasan, no? Ang kanilang mga nararanasan dito. Patuloy po kayong manalangin. Uli, huwag bibitaw sa patuloy na pagiging generous nyo sa ating simbahan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andrew Kim at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapananig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Gilbert, ang aming obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinisinis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubinin ng mga nakagaganing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Kami adya sa lahat na masama, pagkalooban kapayapaan araw-araw. Hiniktas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng batian ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito mga kapatid si Jesus.
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Malaking biyaya, Father Jess, makasama ko kayo sa aking pagdiriwang ng 30th anniversary, Father Dan. Salamat sa inyo. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kikipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Naway ito lamang po ang ating suportahan at ipangalat. Maraming salamat po. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arisdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga potential na pangangailangan. Mayroon po mga sobrang na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, simula po noong September 14 hanggang 22 ay sinasagawa ang Novena at Misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyari magabayan po kayo ng mga hanay ng mga gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Pambansang Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyahang makiisa. Ang susunod pong Misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Yung pong inyong mga pababasbasan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaala-ala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magdamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa unang una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating misa, mayo kayo taglayin sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.